Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga tulisan na hina-hijack ang isang eroplano na kakalapag lang sa isang paliparan sa Japan. Sa labas ng eroplano, isang squad team ang naghahanda para tambangan ang mga hijacker. Samantala, ang mga matataas na opisyal ay nagmamasid sa nakakatakot na sitwasyon na may pagkagulat. Sa loob ng eroplano, lahat ay natatakot, maliban sa isang babaeng nagngangalang Yankumi, nakakagising lang mula sa kanyang mahimbing na pagtulog. Sinubukan siyang patahimikin ang kanyang kasama sa upuan, ngunit nagsimulang magsalita si Yankumi ng malakas na nakakuha ng atensyon ng mga hijacker. Ang isa sa mga hijacker ay tinutukan pa siya ng baril, ngunit si Yankumi ay tila hindi nabigla at pinagalitan sila. Nagsimula siyang makipagtalo sa mga hijacker, at biglang narinig ang putok ng baril sa loob ng eroplano. Kasunod nito, naghanda ang puwersa ng pulisya sa pag-atake at nagtungo sa harap ng exit door ng eroplano. Gayunpaman, nabigla ang lahat ng matuklasan nila na ang mga hijacker ay natalo na ni Yankumi. Nag-viral sa live na telebisyon ang heroic act na ito na ginagawang instant sensation si Yankumi. Sa bahay, ipinagdiwang siya ng pamilya ni Yankumi at sinabing labis nilang ipinagmamalaki ang kanyang katapangan. Lumalabas na hindi ordinaryong babae si Yankumi at kabilang siya sa isang makapangyarihang pamilya ng Yakuza. Ang kanyang mga magulang ay namatay noong siya ay bata pa, kaya siya ang ika-apat na henerasyong tagapagmana pagkatapos ng kanyang lolo. Higit pa rito, lumalabas na si Yankumi ay nagtatrabaho bilang isang guro sa matematika sa Akado High School sa nakalipas na 7 taon. Gayunpaman, inilihim niya ang kanyang background mula sa kanyang mga mag-aaral at kapwa guro. Kinabukasan, pagdating ni Yankumi sa paaralan, napansin niya ang kanyang mga kasamahan na tinatalakay ang kamakailang pagliligtas ng eroplano mula sa mga hijacker. Biglang pumagit na ang principal at tinapos ang usapan nila. Pagkatapos ay isinantabi niya si Yankumi at pinayuhan itong iwasang malantad ang sarili sa mga malalaking balita dahil maaari nitong mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Humingi naman ng paumanhin si Yankumi at tiniyak sa kanya na hindi na ito mauulit. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang dumating ang isang bagong apprentice teacher na nagngangalang Odigiri. Siya pala ay dating estudyante ni Yankumi, at tuwang-tuwa siya na ang kanyang estudyante ay sumunod sa kanyang mga yapak na maging isang guro. Gayunpaman, nagalit siya nang ipaalam sa kanya ni Odigiri na ginagawa lang niya ito bilang tryout at hindi ito nangangahulugan na magiging guro siya. Nang maglaon ay dinala ni Yankumi si Odigiri sa silid-aralan at ipinakilala siya sa mga mag-aaral. Gayunpaman, tila hindi siya nire-respeto ng mga estudyante at binabalewala lang nila ang kanyang pagsisikap. Sa kalaunan ay inimbitahan ni Yankumi ang kanyang mga mag-aaral sa field para makilala ng higit pa si Odigiri. Sa kasamaang palad, wala sa mga mag-aaral ang nagpakita sa field na labis na nagpagalit sa kanya. Samantala, makikita natin ang 5 estudyante sa bubong na ang pinuno ay isang lalaking nagngangalang Reita. Pinag-uusapan ni Reita at ng kanyang mga kaibigan kung bakit biglang bumalik si Odigiri bilang isang guro dahil siya ay dating napakagulong estudyante. Sa sumunod na eksena, nagtitipon ang mga dating estudyante ni Yankumi sa isang kafe at pinag-uusapan na nakita nila si Yankumi na may kasamang lalaki. Nagulat sila dahil hindi nila maisip na kaya pala ni Yankumi na maghanap ng boyfriend. Habang nag-uusap sila tungkol dito, dumating sina Yankumi at Odigiri para kumain ng tanghalian. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Odigiri sa kanyang mga dating estudyante na sinasabing siya ay isang bagong guro. Nang marinig ito, napagtanto ng kanyang mga estudyante na mali ang pagkaintindi nila sa sitwasyon at nagbiro na hinding-hindi maakit ni Yankumi ang gayong kagwapong lalaki. Nang marinig ito, naging masama ang pakiramdam ni Yankumi at pinagalitan sila, ngunit pinigilan siya ni Odigiri. Pagkatapos nito, nagpa siya si Yankumi at ang kanyang mga dating mag-aaral na kumain ng magkasama, napagtanto na matagal na panahon na nang sila ay nagtapos mula sa high school. Habang kumakain sila, nagsimula silang magbahagi ng mga kwento tungkol sa kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan mula noong graduation. Nang maglaon, inamin ng isa sa mga mag-aaral na noong una ay naisip nilang lahat na hindi kakayanin ni Yankumi ang pagtuturo at magkukwit ng maaga. Gayunpaman, nagulat sila nang makitang hindi lang siya nagtagumpay kundi nagtatrabaho pa rin siya bilang guro sa parehong high school. Nang marinig ito, nakaramdam ng emosyonal si Yankumi at nagsimulang umiyak, kaya agad siyang humingi ng tawad at inaliw ng kanyang mga estudyante. Samantala, lumipat ang eksena sa mga kaibigan ni Reita na kasalukuyang nakatambay sa gilid ng kalsada. Bigla silang nakaharap ng isang motorcycle gang na sinusubukang mangikil ng pera mula sa kanila.
Nang makita ito, mabilis na pumasok si Rita at sinabihan ng gang na huwag abalahin ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito, nag-away sila, ngunit madaling nagtagumpay si Rita na talunin ang gang. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Yankumi si Odigiri sa kanyang bahay para sa hapunan. Ipinakilala niya siya sa kanyang pamilya at binanggit na lagi niyang pinapangarap na imbitahan ang kanyang mga mag-aaral para uminom at makipag-hangout sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras, medyo naparami na ang nainom ni Yankumi, dahilan para siya ay makatulog. Nakipag-usap si Odigiri sa lolo ni Yankumi. Inihayag niya na si Yankumi ang dahilan kung bakit siya naging guro. Sinabi pa niya na kahit nakakainis si Yankumi minsan, tinuruan niya ito ng mga aral sa buhay at naging inspirasyon niya na magtrabaho ng husto sa high school. Kinabukasan, habang papunta sila sa paaralan, hindi inaasahang nakatagpo ni Yankumi ang dalawa sa kanyang mga dating estudyante na medyo magulo noong mga araw ng kanilang pag-aaral. Sa kanyang sorpresa, nalaman niyang binago na nila ang kanilang buhay at ngayon ay maayos na. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nabaling ang kanyang atensyon sa isang lalaking nagsasalita sa malapit. Habang papalapit siya sa lalaki ay napansin niyang kahawig ng mukha nito ang dati niyang kasintahan. Ang lalaking ito pala ay si Kuroz Kentaro at siya ang may-ari ng pinakamalaking IT company sa Japan. Nilalayon niya ngayon na palawakin ang kanyang impluensya sa pamamagitan ng pagtakbo para sa posisyon ng gobernador. Si Yankumi ay agad na nabihag sa kanya at ipinahayag ang kanyang malakas na suporta para sa kanyang kampanya. Kambate krasan! Lumipat ang eksena sa Akado High School, kung saan hindi inaasahang lumitaw ang isang motorcycle gang. Sila pala ang mga miyembro ng kilalang-kilalang grupo na tinatawag na Black Skull na bumalik upang maghiganti kay Rita. Pati ang mga guro ay natatakot sa kanila, kaya agad na tumawag ng pulis ang principal para humingi ng tulong. Nang marinig ang paparating na mga sirena ng pulis, nagpa siya ang mga miyembro ng Black Skull na umatras sa ngayon, ngunit nangako silang babalik upang maghiganti kay Rita. Kasunod nito, ipinatawag ng principal si Rita at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang opisina at pinagalitan sila dahil sa gulo sa paaralan. Humingi siya ng paliwanag mula sa kanila, ngunit sinabi ng mga lalaki na ang motorcycle gang ang unang nagdulot ng gulo sa pamamagitan ng paghingi ng pera sa kanila. Hindi naniniwala ang principal sa kanilang mga salita, ngunit biglang pumasok si Yankumi. Tiniyak niya sa principal na nagsasabi sila ng totoo, na nagsasabi na maaari niyang sabihin kung nagsisinungaling sila. Nang marinig ito, nagpa siya ang punong guro na palampasin ang bagay na ito ngunit sinabi niya kay Yankumi na kung magdudulot pa ng gulo ang kanyang mga mag-aaral sa hinaharap, siya ay matatanggal kaagad. Maya-maya sa klase, si Rita at ang kanyang mga kaibigan ay nabigla sa pagpayag ni Yankumi na ipagsapalaran ang kanyang trabaho para sa kanilang kapakanan. Dahil sa ayaw na niyang ilagay siya sa anumang gulo, nagpa siya si Rita na tapusin ang bagay minsan at para sa lahat. Sinisikap siyang kumbinsihin ng kanyang mga kaibigan na huwag lumaban sa mga ganitong mapanganib na tao, ngunit umalis pa rin si Rita. Nang maglaon, dumating si Yankumi sa silid-aralan kasama si Odigiri at nalaman na umalis si Rita upang harapin ang gang. Nagalit siya sa kanyang mga estudyante dahil hindi siya pinigilan at hinayaan siyang umalis mag-isa. Matapos silang pag-alitan, lumabas siya para hanapin si Rita. Samantala, hinarap ni Odigiri ang mga lalaki at ipinaalala sa kanila na kung sila ay tunay na kaibigan ni Rita, dapat silang tumayo sa tabi niya anuman ang mangyari. Lumipat ang eksena kay Rita na nakarating sa hideout ng Black Skull Gang. Binalaan niya ang mga ito na lumayo sa kanyang paaralan at hinamon ang kanilang pinuno para sa one-on-one na laban. Gayunpaman, tinanggihan siya ng pinuno at lahat sila ay nagsama-sama upang pahirapan si Rita. Ilang sandali pa, nagsimulang yumenig ang gusali at gumuho ang pader na nag-iwan ng napakalaking butas sa dingding. Mula doon, dumating si Yankumi at hiniling sa gang na palayain ang kanyang estudyante. Pagkatapos ay hinarap siya ng gang at sinimulan niyang talunin sila ng paisa-isa. Siya ay nadaig pa rin ng mga ito, ngunit nang ang lahat ng pag-asa ay tila nawala, si Odigiri ay dumating at tinulungan siya. Pagkatapos ay binugbog ng dalawa ang grupo at kalaunan ay tumakbo sila. Sa sandaling iyon, dumating din ang mga kaibigan ni Rita at nagpasalamat kay Yankumi sa kanyang tulong. Nalilito, tinanong ni Rita kung paano nagagawang lumaban ng ganito ang isang ordinaryong guro. Sinagot niya ito na nagawa niyang lumaban dahil nagmamalasakit siya sa kanyang mga estudyante. Kinaumagahan, sinimula ni Rita na tratuhin si Yankumi ng may higit na paggalang at binati siya ng kanyang mga kaibigan ng magandang umaga. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Yankumi na sa wakas ay pinahahalagahan siya ng kanyang mga estudyante.
Pagkatapos, dumating ang ilang pulis sa paaralan na ikinagulat ni Yankumi. Sa tingin niya, ito ay tungkol sa labanan noong nakaraang gabi para lamang malaman na ang isa sa kanyang mga estudyante na si Ran Kazuma ay pinaghihinalaang nagbebenta ng droga. Sinabi ng guro na maaring hindi ito totoo dahil si Kazuma ay isang napakahusay na estudyante. Gayunpaman, ibinunyag ng mga opisyal na ang wallet ni Kazuma ay natagpuan sa pinangyarihan ng krimen at siya ay nawawala mula noong gabing iyon. Sa pag-alis ng mga pulis, hiniling nila sa mga guro na ipaalam sa kanila kung makakuha sila ng anumang impormasyon tungkol kay Kazuma. Nang maglaon, hindi pa rin makapaniwala si Yankumi na sangkot si Kazuma sa droga at kumbinsido siyang may isa pang dahilan. Kaya nagpa siya siyang hanapin siya bago ang mga pulis at lumabas ng school. Habang hinahanap niya ito, napahinto siya ng isang grupo ng mga lalaki na nagpakilalang mga kaibigan ni Kazuma na naghahanap din sa kanya. Naghiwalay sila sa iba't ibang grupo at buong araw siyang hinanap ngunit walang resulta. Sa isa pang eksena, makikita natin ang isang sugatan na si Kazuma na nakatanggap ng tawag mula kay Yankumi. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpa siya siyang huwag sagutin ang telepono. Pagkatapos ay napansin niya ang isang kotse ng pulis kaya dali-dali siyang nagtago sa ilalim ng tulay. Nang gabing iyon, habang papaalis na si Odigiri, narinig niya ang isang boses na nagmumula sa isa sa mga silid-aralan. Sa pagsuri, natuklasan niya si Kazuma na nagtatago doon. Maya-maya, dumating na rin si Yankumi kasama ang ibang mga estudyante. Tinanong niya si Kazuma tungkol sa kung bakit hindi siya tumawag sa kanya, at sinabi niya na hindi niya nais na ilagay siya sa gulo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kamakailan lamang ay nakakuha siya ng trabaho sa paghahatid ng kung anong bagay ngunit walang ideya kung ano ang nasa loob nito. Ngunit kagabi ay hindi niya sinasadyang nalaglag ang package at may napansing droga sa loob. Natakot siya at sinabing gusto na niyang umalis. Gayunpaman, sinimulan siyang bugbugin ng mga lalaki at umalis lamang nang dumating ang mga pulis. Tumakbo rin si Kazuma mula doon, ngunit sa kasamaang palad, naiwan niya ang kanyang wallet. Nang marinig ang kwentong ito, nagtanong si Yankumi kung bakit kailangan niya ang trabaho at ipinaliwanag niya na ito ay upang suportahan ang kanyang kapatid na babae. Pinanatag niya ito, sinabing hindi niya kasalanan at nag-alok kay Kazuma at sa kanyang mga kaibigan ng isang lugar na matutuluyan sa kanyang bahay magdamag. Maya-maya sa bahay, inutusan ni Yankumi ang kanyang mga alapores na imbestigahan ang nagbebenta ng droga na ito. Hindi nagtagal, matagumpay nilang nalaman na ang utak sa likod ng ilegal na negosyo ay si Kentaro. Hindi lang siya mayaman, ngunit napakamaimpluwensya rin kaya mahirap siyang harapin at ilantad ang kanyang mga krimen. Nang marinig ito, nagalit si Yankumi at nanumpa na ilalantad sa publiko ang mga aksyon ni Kentaro. Sa sandaling iyon, narinig ni Kazuma at ng kanyang mga kaibigan ang pag-uusap at nagpa siya na isagawa ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay upang mailigtas si Yankumi sa karagdagang gulo. Kinabukasan, pumunta si Kazuma at ang kanyang mga kaibigan sa punong tanggapan ni Kentaro upang maghanap ng ebidensya. Kasabay nito, papunta na rin doon si Yankumi at Odigiri. Pagdating, nasaksihan nila ang mga mamamahayag na naghahanda ng mga campaign materials para kay Kentaro. Pagkatapos, sinubukan ni Yankumi at Odigiri na pumasok sa silid ni Kentaro. Samantala, natuklasan ni Kazuma at ng kanyang mga kaibigan ang isang silid na puno ng mga kahon na naglalaman ng droga, ngunit biglang dumating ang mga tauhan ni Kentaro at napansin sila. Pagkatapos ay itinaas nila ang kanilang mga baril at naghanda upang barilin si Kazuma at ang kanyang mga kaibigan. Sa kabutihang palad, dumating si Yankumi sa tamang oras at pinabagsak silang lahat. Samantala, nagsimula na si Kentaro na maghatid ng isang talumpati na nakastream ng live. Sa kanyang pahayag, nangako siyang pagbubutihin ang lungsod kung siya ay mahalal bilang gobernador. Habang nagsasalita siya, dumating si Yankumi sa entablado at ibinunyag ang lahat ng krimen na ginawa niya. Higit pa rito, lumitaw ang kanyang mga mag-aaral sa likod ng entablado at ipinahayag ng live ang lugar kung saan itinatago ni Kentaro ang lahat ng droga. Nang makita ito, ang mga taga-suporta ni Kentaro ay natakot at mabilis na umalis sa lugar. Pagkatapos ay nagalit si Kentaro at sinabihan ang kanyang mga tauhan na tapusin si Yankumi. Samantala, marami ng special troops ang nakatalaga sa labas ng pasilidad. Maging si Reita at ang kanyang barkada ay hindi makapasok dahil pinipigilan sila ng mga awtoridad. Sa kabila ng mga posibilidad, matagumpay na natalo ni Yankumi ang lahat ng alapores ni Kentaro. Pagkatapos ay tinutukan siya ni Kentaro ng baril at inakusahan siyang sinira ang kanyang buhay. Nang maglaon, pinayuhan siya ni Yankumi na sumuko kaagad at ipinaalam sa kanya na maaari siyang magsimulang muli ng bagong buhay.
Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, si Kentaro sa huli ay sumuko. Di nagtagal, pumasok ang Special Forces sa gusali na handang kumilos laban kay Kentaro. Gayunpaman, pinayuhan ni Yankumi ang mga pulis na huwag siyang barilin dahil pinili niyang sumuko. Sa huli, si Kentaro ay nahuli ng mga pulis habang ang buong bansa ay namangha sa katapangan ni Yankumi. Kinabukasan, naging bagong sensasyon si Yankumi at pinuri ng lahat ng guro, kabilang ang prinsipal, ang kanyang katapangan. Maya-maya sa klase, inanyayahan niya ang kanyang mga mag-aaral na maglaro ng kick the can sa field. Sa una, tahimik ang mga estudyante, ngunit pagkatapos silang himukin ni Rita, lahat sila ay sumama. Nagtatapos ang pelikula habang ang mga estudyante ay nag-e-enjoy na tumatakbo kasama si Yankumi. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.